Talagang flavor talaga ito, hindi lang ito basta kulay lang. Meron tayo ditong strawberry, merong chocolate, yung plain OB, at saka yung mango flavor, at saka yung pandan flavor. May umorder kasi sa akin ng mga maliliit na puto. Bakit naman kasi ang mga maliliit pa na ito? Bakit hindi na lang yung mga malaki na to? Huwag ka nang magreklamo, Inday. Kaya niya. Kaya i-share din natin ito. Kahit ito ay matrabaho, ay malaki din yung ating kikitain dito. At hindi pa nakontento si Suki, pinabalot pa. Mabinta talaga ito sa mga bata. Madali lang po itong maubos dahil 2 piso lang po yung bintahan natin dito. Kaya simulan na po natin. So dito sa aking makinis at mamahal na bowl, meron po tayo ditong 550 grams ng ating white sugar. At sa ating itlog ay dito lang po ako kukuha kasi ano ito, sayang din mga palangga paggawa ko ng cake kanina. Ito po yung nangyari. Ayaw ko na yan. Yan po yung mangyayari pag hindi bago yung ating itlog. Tansyahin ko lang yung 2 piraso natin na itlog na ilagay natin dito. At maglagay tayo dito ng 65 grams ng ating baking powder. Kalumit po na brand po yung gagamitin natin. At 18 grams ng ating rock salt. Kung gusto po ninyo ng cup measurement dito mga palangga, ilagay lang po natin sa ating caption. At kahit maglagay naman tayo dito mamaya mga palangga ng mga iba't ibang flavor, ay pwede pa din tayong maglagay dito ng 1 tablespoon ng ating vanilla. And then maglagay po tayo dito ng 3/4 cup ng ating mantika. At yung 6 cups po natin na tubig ay wag lang po muna nating ibuhos lahat agad dito. And din tunawin lang po natin yung ating asin at yung ating asukal bago po tayo dito maglagay ng ating harina. At haluin lang po natin yan hanggang sa mag-well combine po yung ating mga ingredients sa ating harina. At gradually lang po talaga yung paglagay ng ating tubig dito para hindi po tayo mahirapan sa pagpapino ng ating mixture para yung ating mixture ay wala pong mga lumps or bilog-bilog mga palangga. At haluin lang po talaga natin ito mga palangga ng mabuti hanggang sa mapakinis po natin itong ating mixture. Wala naman itong overmix mga palangga. Pwede nga natin itong gamitan ng hand mixer. At nang makinis na mga palangga, ay ilagay na po natin yung natira nating tubig at yung ating 2 tablespoon ng ating white vinegar. Kung magtatanong po kayo kung bakit pa tayo dito naglagay ng ating white vinegar, yung ating vinegar po ay nakapagdagdag lambot ng ating mixture, ay lalong lumambot po yung ating puto. Ayan na mga palangga, napakakinis po ng ating mixture kahit hindi na po natin ito salain. At maglagay lang po tayo dito ng iba't ibang flavor sayon po sa gusto po natin. At dito ay naglagay lang po ako ng cocoa powder para po sa ating chocolate flavor. At ito na po yung mga flavor po ng ating puto. Siyempre nagtira po tayo ng mixture para po sa ating plain lang na walang flavor. At dito ay nairis ko pa ng mga 20 minutes yung ating puto mixture kasi hinugasan ko pa at pinunasan pa natin yung ating puto molder. Maliit lang po talaga ito mga palangga. Small lang po ito. Ito po yung pinakamaliit. Ito po yung ating large. Ito po yung ating medium. Ito mga palangga, ang liit lang po talaga. Ang kang tinatawag po ay maote nga eh. At syempre, bagong hugas, ay banyahan lang po natin ito ng mantika. At sa unang salang lang po tayo maglagay ng mantika. Kasi pag sa pangalawang salang ay pwedeng hindi na natin pagbanyahan ng mantika. Ay hindi na yun didikit yung ating mixture. At lagyan lang po natin ang cheese sa ibabaw, yung ating mixture. At steam lang po natin ito sa 15 minutes. Sa pinakamalakas po ng apoy, ito po yung aking kalan mga palangga. Sa pinakamalakas niya na apoy. Actually, 2 po itong, hindi ko na ito naigamit kasi wala po akong molder. Kailangan po ay kulong-kulo po yung ating tubig bago po natin ito isalang. Tansyahin nyo lang po talaga yung tubig po ninyo sa inyong steamer. Kung gagamit po kayo ng regular steamer, ay tansyahin nyo lang po talaga yung tubig ninyo. Hindi pwedeng masyadong madami at hindi din pwede na masyado ring konti. Para maging maumbok talaga ng bunggang-bungga ay kapunuin lang po natin yung ating molder ng ating mixture.
Sa 1 kilo po natin na harina ay nakagawa po tayo ng 236 pieces ng mga maliliit na puto. At yung isa nito ay 2 pesos po yung bintahan ko. Sulit naman mga palangga kahit medyo matrabaho ito kasi malaki naman yung ating tutubuin dito. Sana nagustuhan po ninyo yung ating video for today. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye. Abangan nyo pa mga palangga yung ating mga susunod na recipe. Thank you.